sa atin. Wala namang may bukbok sa atin, Mar. Wala okay. naman. Oh, pagtatanggol ko, walang bukbok to. Tumingin ka, nakaano to. Ang kinis, oh. Ang kinis. Uy! Example ko, Mar. Lagway, lubak-lubak. Inayos ng gobyerno, kuminis, at sarap sa pakiramdam, syempre, biyahe. Diba? Ganun. Ganyan eh. Meron ano sa inyo, yung may bukbuk doon, binabaha. Hassle, diba? Pero o oras na kuminis sa daan doon, puta okay na, ang saya dumaan. Nakita ka masarap na pakiramdam. Bukbukin! Pero wait, minsan ang bukbuk doon, masaya sa paningin. Gusto bigyan tayo ng example. Oo. Ito, bukbuk to, pero ang sarap tignan, di ba? Oo, oh, di ba? Oh. Iba, para sa akin, iba pa rin talaga, Mar, kapag yung bukbuk, tas kuminis, kunyari, durian, o langka, binalakan, kuminis, ang sarap. Kakainin mo na lang. Kunyari, langka. Ang sakit nun, di ba? Ang sakit ng balat ng langka. Pero pag pinagal mo nga yung balat nun, masarap yung loob. Ibig sabihin, ang sarap sa pakiram. Ibig bukbuk. Pag kuminis. O, pag walang bukbuk. Sino bang bukbuk dyan? Sino bang bukbuk dyan? Ayaw ko. May maano sa paano ko pa ako. Kinukurot. Ah! Wala na. Wala namang bukbuk sa atin. Wala namang may bukbuk sa atin, Mar. Wala okay. naman. O, pagtatanggol ko, walang bukbuk to. Tumingin ka, nakaano to. Ang kinis, oh. Ang kinis. Uy! Lapit ko. Yan. Mar, may kamukha siyang artista, Mar. Mar, may kamukha siyang artista. Nala ko. Hindi, hindi na yun, Mar. Si Jay Durian. Hindi naman kamukha ni Elvin si Jose Manalo. Mas pogi si Jose Manalo. Pa naman kayo? Oo naman, mas pogi yun. Idol ko yun. Yun eh. Si Jay Durian. Yung tayo sa idol natin. Sino ka ba? Uy, support, Mar! Support! Ano yan? Kanina sa Bigo niya, Mar? Tap ano yan? Ano nag-tap daw siya eh? Sinabi niya, nakita ko eh. Tapor. Ang inatapon, tol. Tapor. Tapor. Tap two? Tapor. Ang inang ah. Nakbaka naman natin si Elvin, mga kaibigan, dahil na-reach niya ang tapor. Oh, itatay mo, Mar. Di ko alam eh, pero... Hindi si Kuya Joji, Mar. Di ba yan? Mar, hindi mo si Kuya Joji, si Kuya Mongi. Ano na? Chumok, shoutout, chumok. May tanong ka pa ba sa akin, Tol? Anong gusto mong malaman tungkol kay Jomar, Tol? Sige. Idol, gusto ko lang po malaman, Idol, kung... Malapit na ho ba kayo sagutin, Idol? Ha? Napol yung cellphone ko. Gusto mo yata na ako talaga magtanong. Gugustuhin mo ba, Mar, na ako ang magtanong? Kasi, Tol, ito ha, sabihin ko sa'yo. Minsan may mga tanong talaga na talagang hindi mo masagutan, Tol, kasi ang hirap sagutin. Kumbaga sa test. Magte-test ka, hindi mo masasagutan ng isang bagay kung hindi mo talaga alam ang sagot. Parang ganun din yun. Parang ayokong sumagot kasi iba ako sigurado. Pero na ang... Pag-aaralan ko masasagot ang orange sa balang araw. Sana all sinasagot. Sana all sinasagot. Baling yung camera. Action speaks louder than words daw, sabi nila. Yun. Tsaka, may mga napapansin ako, Mar. May nagko-comment tungkol dun sa Brian Lee na yun. Ano ba yun? Wala naman kasi akong pakialam dun. Kaya ba't nagko-comment sa post ko? Hindi ko alam kung sino yun. Okay, kung ano yun. Kaibigan na ata sa ni Sasha. Ewan ko ba't binibigyan nila ng issue? Hindi ko alam. Alam mo, Tom, kahit bigyan nila ng issue si Mamay, ako ang mas nakakaalam. Ba? That's what I'm talking about. Diba? Mahirap maniwala sa mga kwento-kwento lang. Mas maganda yung paniwalaan mo, yung mismong nakakasawa. Kasi, yung tangali man, pero sa akin kasi hindi talaga totoo yun. So, para sa akin naman, kung talagang nakikipag-usap si Sexy Love sa iba, mga ba? Karapatan niya yun. Siyempre. Karapatan sa bawat. That's what I'm talking about. Diba? Alam. Yan. Ganun. Ganun kasi. Siyempre wala pa akong karapatan kasi alam niyo bakit. Hindi pa kami.
Ang magagawa lang natin marbilang mga manliligaw is maghintay at gawin ang ating best. Yun, ganun lang siguro. Pero kunyari naging kami, hindi kasi pagbabawalan naman yung makipag-usap. Ganun ah, parang gaya pa rin ng dati. Ganun. Iwala ang pinamahalaga, promise. Kasi ganun lang yun eh, wala kang magagawa. Ito, sa lahat to, kung ang boyfriend at girlfriend mo, eh talagang, kunyari, lumop, parang may mga gantong, ano yun, may mga gantong tagpo, kunyari, lalabas, di ba? Minsan, parang mga galit ko, saan pupunta? Saan gaganyan ka? Saan pupunta? Ganun, di ba? Alam nyo, mga boss, kita, kung mahal mo talaga yung tao, pagkatiwalaan mo, wala naman mga, ano, hindi mo kasalanan magtiwala, kasi nagtiwala lang. Kung gagawa ng mali yung jowa mo, kung gagawa ng mali yung girlfriend mo, sila yes, na may mali nun. Wala. Kasalanan. Tiwala ka lang, bindi mo yung best mo. Pero kung gagawa sila at kung pipigil-pigilan mo pa sila, wala kang mapapala. Kung manluloko yan at manluloko yung babae, manluloko na talaga yun yan. Yun ang tama doon. Kasi ang mahalaga naman doon is wala kang ginawang kasalanan. Ang ginawa mo lang eh, naging mabait ka sa kanya, naging totoo ka sa kanya, hindi ka nagsinungaling. So wala kang ginawang masama. Ganon dapat. Tama yun. Nagsama na tuloy yung pwersa namin ni Jomar. Kami pa naman yung nagsasalita ng mga ganito. Huwag niyong sasakalin yung girlfriend at boyfriend nyo. Mas lalo kayo yes. Maghihiwalay. Huwag. Naging girlfriend mo pala. The more na sinasakalin. Mas umiinit. Mas gustong gumawa ng mali. Gets nyo ba? Ganun. Wala, basta para mas magandang pagsasama, huwag kayong magsakalan, huwag kayong manduhan, ganun. Mas maganda yung parang hayaan nyo lang yung sa isa't isa na parang, syempre pag mature na yung relasyon nyo, kailangan mas naiintindihan nyo, tapos mas na-handle nyo yung isa't isa. Alam nyo yung mga pros and cons, and don'ts. Alam nyo, kung sakali kasi para sa relasyon nyo talaga yun, paano kaya kung nandito na kayo sa tamang edad na, kunyari, puro trabaho na kayo, di na kayo nagkikita, anong gagawin nyo? Mag-aaway kayo lagi kasi hindi kayo magkasama kasi hinalaan kayo ng hinalaan. Siraan trabaho. Maraming madadamay. Maraming nadadamay. Kung may bata pa, kunyari may baby na kayo, tapos yun na. Away lang kayo ng away kasi nga hindi kayo nagkikita sa trabaho eh. So kahit lagi kayong laging yung isip nyo parang paranoid na gumagawa ng mali ito. Pero yun, masisira kayo doon. Damor kasi naghihinala ka sa tao. Damor naghihinala ka sa tao. Damor na parang mas madudumihan yung relasyon nyo eh. Kasi mas makakapag-isip ka ng mga bagay na hindi mo naman dapat ginagawa. Magagawa mo dahil sa paghihinala. Parang ganun. So dapat relax ka lang. Laging ka lang chill. Okay, relax ka lang dapat. Ganun. May mga kilala akong ganun eh. Talagang may madami tayong kilalang ganito nun. Meron lalaki na gumagawa ng mali. Pero isa lang ang mahal. Gets mo yun? Diba may mga ganun? Pero kasi, ang pinamasakit kasi na panluloko para sa akin, yung magmahal ng iba yung jowa mo. Parang ganun. Ayun talaga mas masakit. Parang sinasabi mo, diba? May dalawang difference between panluloko. Yung nanloko ka, kunyari, ikaw lalaki, tas babae, niloko mo yung girlfriend mo dahil sa kasiyahan lang. Then pangalawa, yung tang type is, niloko mo yung girlfriend mo kasi mahal mo na yung tao na yon. Parang ganun, dalawang uri yun ng panluloko. Isang panluloko, nagmahal ka, isang panluloko. Lahat kasi, para sa akin naman kasi, lahat naman talaga ng panluloko. Masakit talaga yun. Masakit yun, as in. Ito nga yung tanong natin sa kanila, bakit ba nagluloko ang isang tao to? Ano yung kulang? Kasi may mga ganun tanong dyan tol eh. Bakit mo ako niloko? Ano yung kulang? Ano yung nagawa ko? Sige. Siguro meron na ditong case-to-case basis daw tol. Magtanong tayo sa kanila, bakit ba nanluloko ang isang tao? Magbigay nga kayo. Mabasahin namin yan, titignan namin. Sasabihin din namin yung pangalan nyo kung sino nagsabi lang siyempre. Tol, sinasakal tol. Para sa akin, number one factor din yan. Ay, di. Isa sa mga factor, yung pagsakal talaga. Doon na rin nag-urge ng panluloko na din siguro. Aminin natin, totoo yan. Kahit sabihin natin na, sinasakal kita pero di naman kita niloko. Pero kasi, sinasakal mo na yung tao. So, isa na rin yan sa mag-urge sa kanya na hindi naman siya nagmahal para sakalin. Diba? So, nangyayari, nakagawa na rin ng negative tong isa. Pwede yun. Sa
Ikaw naman, ikaw naman maganap na. Hindi sila makontento, Ton, sabi ni ano, sabi ni G. Hindi ito makontento, Ton. Bakit di makontento ang isang tao, Ton? Magbigay ka na nga ng mga, ano, ayon sa mga experience. Ah, hindi makontento. Gaw, sige ikaw, bigay ka. Sa akin kasi, nasa ano na yon, nasa nanloko na yon, sila na may mali doon, kundi sila kontento. Para sa akin to, ah, pero para sa akin lang to. Ah, minsan kasi lahat depende, walang tamang sagot eh. Para sa akin, kung hindi sila na kontento sa mahal nila, tol, hindi nila mahal yon. Hindi nga sila na kontento eh. Bakit mo ba jojowain yung isang tao? Bakit ka magpupush na maging kayo, tol? At sa una pa lang, tol. Diba, niligawan mo nga yung tao eh. Tapos ganyan, tapos naging kayo, tol. Tapos sasabihin mo, hindi ka kontento. Para sa akin, walang mali yung nagmahal doon, tol. Ang mali doon, tol, yung hindi na kontento. Hmm. Gets mo ba ako? Gets kita dyan. Ba't ka di na kontento? Bakit mo ginawa kung di ka kontento? Diba? Sana pa lang, una pa lang iniisip mo na hindi ka makukontento sa kanya. Sana hindi mo finish na maging... Para sa akin kasi, para sa akin naman, yung salitang hindi ka pa kontento, lumalabas lang yan kapag yung tao is nagloloko na. Kasi wala naman, para sa akin, kung mahal mo talaga yung tao, wala nang salitang hindi ka makukontento o kontento eh. Parang okay ka na doon, yun na yun. Wala na talaga, parang siya na yung pinaka-tumatakbo talaga, ganyan, ganyan, ganyan. Parang ganon. So parang nangyayari, lalabas lang yung hindi ka makukontento once na nakakita ka ng butas sa akin. At hindi mo matanggap yung butas na yun. Kung, kasi di ba, kung mahal mo yung tao, tatanggapin mo yung mga mali niya. So kung di mo matanggap yung mali niya, doon ka na mahanap ng butas. Doon ka na hindi makukontento. Nagsabi din